Ito pong usapin ng Saba, gusto kong mag-iba ng pagtingin dun sa ating kaibigan na si Tony Dongson na chairperson ng NCPA na alam natin itong Saba issue. Sa totoo lang, meron tayong alam. Ako alam ko na meron tayong claim sa Saba. Alam ko, marami sa atin, alam natin yung nangyari doon sa, at least yung mga may edad na, no? Alam yung nangyari doon sa Jabida Massacre, kaugnay nung attempt ni dating Pangulong Marcos na mag-create ng commando forces na magpapasok sa Saba at mag-foment doon ng secession from Malaysia. Dahil, bakit secession? Kasi ang merong de facto effective sovereignty over Saba is Malaysia. De facto yan. We're not saying it is legitimate or it is legal, pero the fact is, sila ang may hawak. Kumbaga, sabi nga ng mga kasamahan natin sa Sultanate, inupahan, inoccupy, hindi na umalis, pagkatapos sinabi na kanila na. Therefore, illegal occupation ang nangyayari dun sa Malaysia. Pero dahil sa tagal-tagal ng panahon, marami sa ating mga karaniwang Pilipino hindi na alam yung issue ng Saba. In the sense na alam yung historical na grounds at saka alam kung paano in more modern, more current history, kung paano humina o na-undermine o napabayaan o nasalaudan yung claim na yan ng mga salin-salin na mga gobyerno ng Pilipinas. Alam na natin na batay dun sa sinalaysay na ang North Borneo or Sabah was basically land grab, no? Land grab by Britain, and then itong land grab na ito pinerpetuate nila when they turned over North Borneo or Sabah as a state to the Federation of Malaysia. No? Makikita natin na ang issue ng Sabah ay it is enveloped by geopolitical issues, no? Earlier on, yung girian at saka manobrahan ng mga kolonyalista, no? Sinakop ng Espanya ang Pilipinas, and at some point they were able to gain control at least through treaties sa Sulu Archipelago. And then nagkaroon ng Madrid Protocol, kung saan, panahon ng colonial times, kung saan nag-usap ang Espanya, ang Britain, at saka ang Dutch. Correct? Mga may colonial interest in this part of the world, nag-agree sila na, Spain, sige, sa'yo yung Pilipinas. Ang Britain, sa'yo yung Borneo, wala kaming pakialam dyan, no? Including yung North Borneo. At saka yung Dutch, yung area na kanilang kinolonize, no? So, that was a collusion. And then, nagpatuloy yan. Nakwento na nga ni kasamang Abe na kung paano doon sa Treaty of Paris, hindi sinama ang North Borneo doon sa sinib ng Spain sa US. Again, another illegal act kasi wala naman sa kanilang karapatan na isid ang Pilipinas sa Spain, hindi ba? Pinerpetuate itong land grab na ito. Pero nung by the 1960s, when the Sultanate categorically gave the Philippine government power of sovereignty over Sabah in order to advance the claim over Sabah in international fora. Dahil wala na nga sila sa posisyong gawin yun, dahil hindi naman estado ang Sultanate of Sulu in the modern sense, nabaliwala, napabayaan itong claim na ito. And again, for geopolitical reasons. Ang isa dyan, nung panahon na ang Indonesia ay pinapanguluan ni Sukarno, and Sukarno was believed to have ties with the communists in Indonesia, there was an attempt by the US na
na ma-isolate ang Indonesia by making arrangements na ang Malaysia ay lumakas, no? Ang Malaysia naman at ang Indonesia at ang Pilipinas ay pumasok under US auspices dun sa tinatawag na Manila Accord. That was in 1963, no? Dun sa Manila Accord, eto nga meron na akong, I stumbled on a website written by a Malaysian na ang title eh, Did Prime Minister Najib Lie to Us, Malaysians? Dito sa, sumagot si Princess Giselle.